JPEG Multichannel TV. Magandang araw sa inyo mga ka-JPTech. Meron tayong re-referin. Binubrew dito ang kape. So, hindi daw siya umiinit. So, ngayon ang gagawin natin, checkin natin kung anong problema niya. Ayan. So, gawin muna natin. Bubuksan natin doon sa ilalim para makita natin kung ano yung mga problema. Tara, umpisa na natin. So, ayan. Gawin muna natin ngayon. Baliktad muna natin tong unit na to. Ayan. So ngayon, tatanggalin natin yung tatlong tornilyo dito saka itong lock nya. Tara, simulan na natin. Ngayon, ang gawin natin, tanggalin muna natin itong connection sa heater. Ayan, yung mga connection sa heater na linya, tanggalin natin. Ayan. Pwede rin tanggalin na rin itong mga ibang connection sa mga heater para ma-check natin ang kung heater is buo. So ayan. Yan, ito ang heater natin, itong heating element ay nagpapainit diyan sa tubig. So ngayon te-testerin natin. Hanapin natin ang tester. Yan, lagay natin ang tester natin. So ayan, kailangan natin testerin to, itong heating element nya. Pag na-tester natin, ito naman yung susunod natin, ang thermostat sensor nya. Sa init yan ang nagka-cut off, thermal sensor nya. So tara, testerin na natin. So ayan. Ayan. So, ang heating element natin is buo. Kaya kung makikita nyo, ayan, zero siya. Ngayon, pagka tinester nyo, kung may continuity, ayan. So, ibig sabihin buo ang heater natin. So, sunod naman natin checkin itong thermostat nya, yung bilog na ito. So, tatanggalin lang natin yan, yung isang linya. Ayan, kahit isang linya lang, pwede na yung malaman kung buo yan o sira. So, ayan. Ayan. So, yung bilog doon na parang thermostat niya. Ayan. Wala talaga siyang continuity. So, ibig sabihin, itong thermal na thermostat niya, yun ang sira. Wala siyang continuity. So, kung meron contact, ayan, ganyan siya. So, kung te-testerin mo doon, wala siya. So, ibig sabihin, ito ang sira. So, yan lang naman na nagko-control dito sa heating element. So, ang gagawin natin, papalitan natin yan. So, yan ang nagka-cut off. Pag mainit na yung tubig, kumukulo na, bubro na yun siya ng kape, yan magka-cut off dito sa heater. So, subukan natin papalitan yun at para matesting din natin ulit. So, tanggalin natin siya dun sa lock nya. Naka-clip lang siya, nakaipit. So, ito yung sirang ano natin.
So ngayon, itong ipapalit natin, itong bago na thermostat sensor niya sa init. So ayan. So ito yung luma, ito yung bago ngayon. So testerin natin ngayon siya. So ayan. So ngayon testerin natin. So ibig sabihin meron. So ito, ito ang buo ngayon, ito yung papalit natin, yung bago. Ayan. So ito siya. So ikakabit na natin siya doon sa may clip na ganyan. So ito kailangan meron siyang sapin dito kasi bakal yung clip doon, kailangan hindi kayo dumikit. Kailangan ibalik nyo pa rin yung pinaka plastic o cover niya para safety, para hindi pumutok o sumabog tong ano natin. So ito nasa bakal kasi yung clip doon, so ito ilalagay dito sa gitna dito para hindi siya magkaroon ng ground, para hindi pumutok. So ibabalik natin para safety siya. So ayan. So para sigurado tayo, yung isang terminal noon ng isang ano ng thermostat sensor na i-ground mo. Ayan. So ibig sabihin, wala siyang dikit sa body. Ito rin yung isang terminal, idikit mo rin yan doon sa body ng unit. So ibig sabihin, wala. So testerin natin uli yung thermostat natin bagong pinalit. Dapat may continuity o tutunog siya. So ayan. So ngayon kung ibalagay nyo na yung bagong pamalit, so pwede na ibalik yung wiring. So ang wiring, tandaan nyo lang para ano, kung may cellphone kayo, mas mabilis picturean nyo muna bago kayo magtatanggal ng wiring para may guide kayo. So ayan, kabit na lang yan. Kabit ito dito sa may thermostat niya. Ito sa heater. Balik din natin yung mga connection na tinanggal natin. Ayan. So ang pagbabalik ng mga connection, kailangan mahigpit. Kailangan siguraduhin din mahigpit para pag nag-loose kasi yan, yun ang simula nung iinit ang hindi magandang contact. So kailangan na naka magandang pagkakabalik ng mga terminal nyo, hindi naglulus. So ayan, kung may balik na yung wiring, pwede natin siya subukan. Ayan. So ito ngayon, ibaliktad na natin para masubukan natin. Ayan. Doon pala natin iharap yung natin. So ayan, ibalik na natin yung mga ano niya sa loob. Ayan. Pag ganyan, dito kasi linalagay yung kape sa ibabaw. Yung ibubrood na kape, dito siya sa ibabaw. So ngayon ang gagawin natin, lalagyan muna natin siya ng tubig. Ayan. Kuha tayo ng tubig. So ayan guys, inagyan na natin siya ng tubig. So testingin na natin. Ayan.
So kailangan ibalik din natin yung cover niya. Bago natin i-on, takpan din natin ng yung cover niya, kasi pagka kumukulo na yan, para madali siyang uminit, tsaka pag kumulo para safety tayo. So, ayan. Gawin natin ngayon. Saksak na natin siya. So, ayan. Saksak na natin. I-plug na natin siya dito sa... So, ayan. I-plug na natin. Ayan. Tapos, kung na-plug na natin, on na natin yung unit natin. Ayan. On na siya. So, hintay lang tayo ng mga ilang minuto para ma-check natin yan kung kumukulo na. Ayan. Kung maririnig nyo, yun yung pagkulo ng tubig. Umiinit na yung heater natin. Ayan. Ayan. Ayan yung kumukulo na. Malakas na yung tunog niya. Kasi ang sistema niyan, yung parang tubong ano doon, yung maliit na payat dun sa loob, mag-i-spray siya ng tubig, iakyat niya ng tubig sa taas. Tapos yun dun sa may screen niya. Ayan, subukan natin na buksan. So ayan, kung bubuksan natin, delikado to ha. Huwag niyong gagawin to na ano. So ang tubig nito, pagka mainit, nandito halimbawa yung kape. Nandito yung kape. Yung tubig niyan, sisirit yan dito. Para malusaw niya yung mga kape dito. So ayan, kung maririnig nyo, kumukulo yan. Kumukulo na yan sa ilalim. Tubig niya. So iakyat niya yung tubig. Pag matindi ng init, lalabas dito ang tubig. Para lusawin niya yung kape dito. Yan yung fruit coke. Yan, yan tinatawag nila na... Yan. Yan, kumukulo na yan. Mainit na. So itong ano na to dito, mga kape, yan tinatawag nilang brewed coffee. Ito, lalabas dito ang tubig, yan ang mag-i-spray dito sa kape para ma-brew yung coffee. Yan. So ayan, takpan na natin, baka sumirit na yung tubig, delikado at mainit. So ayan. Kulo na siya. Yan, itong unit na to, pagka umilaw itong kulay pula niya, ibig sabihin na mainit na siya. So, ayan. So, ayan, kumukulo pa rin siya. So, ang style nito, pagka matindi ng init, iilaw na to. So, ibig sabihin na ready to, pwede na kayong kumuha ng kape, na na-brew na ng kape. So, ayan. So, yun lang po mga ka-JP Tech. Shinare ko lang po sa inyo kung paano pag-check at pag-repair nitong brewed coffee. Yun lang ang mga nagdadala ng ano doon, na heater tsaka thermostat lang. Ayan. So pagka yung sensor na yon, pag matindi ng init ng kumukulong-kulo na yung tubig, so ika-cut out nyo na yung heater na yon. So yun na nagko-control. So ayan, maraming salamat sa pag panood nyo mga ka-JP Tech.
At please share, subscribe, and comment lang po. Marami pong salamat sa inyong lahat.